Spanish I should share. Yun send yun ano siguro. Di, share mo. Hi everyone. Gusto mo i-share mo na kaya. Oo eh. Sabi niya, paano mo siya share sa Facebook ko? Ayun lang. Okay. Ano to, after pa ng live, saka ko siya mo siya share? Pwede. Pwede ano eh. Pwede na itong share eh. Kaya lang paano ko nga siya i-share. Hi everyone. Naririnig na kaya nila ako? Oo. Don, hi Don. Hi Don Banasha. Yan. Hi Melanie. And I'm live. Pero gusto ko siya i-share sa Facebook ko. At hindi ko alam paano ko siya i-share. Paano ko siya share sa Facebook ko nga? Hi Joyce. Okay, hi Janice. Hi Janice. Okay, from Davao. Gusto ko to i-share sa Facebook ko eh. So, para others can, you know, can watch. Okay. paano ba? Kailangan ba ako mag-out? Paano? Malakas naman, Don. Naririnig naman ako. Siguro to, plus. Pag nag-plus ako, ayun! Choose how to go live. Live video. History mask. Hindi eh. Okay. Ah, to. Hindi naman to. Okay. Paglagin ka sa ano mo. Sa wall mo. Paglagin ka. Tapos ako maglalive. Maglalive ko dyan. Sa wall ko? Sa wall. Sa okay, buksan yung account ko. Share up. Ayun na, nasa gilid ka. Share? Sa gilid. Hindi itong finish. Share up. Okay. Hindi, may plus eh. Okay, yan. Yun nga, yung plus. Yung plus? Oh. Live video. Ayan, sige. Oh, choose how to go live. Hindi eh. Ayun na, dyan mo na lang. Dyan na lang. Okay. Sige. So, while waiting for the others, okay, open ko lang to. Ang aking Facebook account. Buti kabisado ko yung password. Wait, bakit wala ka internet connection? Lower left corner may share button. Lower left. Ba't nakalagay dito finish? Sabi nila kasi may sa lower left button daw. May share. Wala. Wala eh. Oo. Mukha ko talaga nakikita ko. Tapos nakalagay lang dito finish. Ito ano ba to? Hindi din eh. No? Ito picture yata ito. So you want to use yung cellphone? Yeah. Nagamit ko yung iPhone ko eh. Ikaw wala kang ano. Sulat mo yung password mo. Ito. Yun lang. Kaya maano siya. So okay. So, Taya, sabihin mo sa akin pagka ready, get set, go na tayo. Aha. So for everyone, hi Melanie. Hi Joseph, I'm live. Okay. Hi Recto, thank you. Okay, and syempre kinakabahan na naman ako kasi live na naman tayo, no? Thank you JDM Project for inviting me again to do this live. Okay. Slide nyo po pa left. Ah, sabi niya slide. Bakit? Oh, ayaw naman. Nag-slide naman ako pa left. Pa right yan. Ah, pa right ba yan? So pa left. Wala eh. Finish lang yung nakalagay eh. Shared video. Live now. Okay. Hi, Tanya. Ganun pa din eh. Okay lang kasi up mic will open
na lang sa ibang cellphone yung ano ko, yung Facebook account ko. Okay. So, Tanya, sabi mo sa akin pag start na tayo. I want to greet everyone. Happy Mother's Day. Okay. And si Ate Okita. Happy Mother's Day. Okay, Happy Mother's Day sa lahat. Okay, Irene, Soriano, Happy Mother's Day. Kay Tita Chona, narinig kayo. Naririnig ako. Happy Mother's Day. Oh, Tita, alam ko naririnig ako. Okay, Happy Mother's Day. Okay, Happy Mother's Day po sa lahat. Okay, at nakakatuwa kasi sa totoo lang hindi namin plan, okay, talaga ni... Hindi namin alam ni Tanya na May 10 is Mother's Day. So, nagkataon, okay, na ako yung guest sharer niyo for tonight. Tapos, it's Mother's Day. Kaya, since, ano ngayon, it's a Mother's Day special. Okay, na... Hindi yung password. Ah, mali? Okay. Hindi yung password. Ito? No. Capital? No. Hindi? Ay, hindi ko matandaan. Thank you, Joseph. Hi, Audrey. Okay. Parang yun lang naman alam ko na ano ko, na password ko. Incorrect? Ako, incorrect yung password ko na ano. Ha? Hindi eh. Oo eh. Pag finish kasi finish na nag-aaro. Nag-aaral pa tayo. Oo eh. Galing, di ba? Ito maganda pag ano, nag-aaral ka pa mag. Oo, ito. Ay, hindi. Nagbaliktad. Nag-aaral ka pa mag, ano. Kasi gusto ko i-share sa ano ko eh. Sa wall ko. Okay. Para mas maganda sabay. Kaya lang, hindi, pag in-scroll pa ganyan, hindi. Naka-iPhone. So, hindi siya eh. Okay. Choose how to go live. Hindi pa din. Pag finish, kasi nakalag lang finish, tapos chat. Ito, hindi naman yata to share. Wala kasi nakalagay na share eh. Okay. So anyway, sige, mamaya ako na lang share. Para ano? Para mamaya na lang siguro ko i-share sa wall ko. Kahit di ko na i-share? Oo. Hindi, share ko yan mamaya sa wall ko kasi ang dami kasing nag-a-ask din. Okay. So, yun. Hi. Okay. So, pakilala lang po ako. Mag-start na po ba tayo? Tans? Kasi baka we're still waiting for... Thank you, Austria. Thank you. Welcome, Richard. Okay. So, sabi ko nga, since this is a Mother's Day, okay, special session with me. So, tapos nakalagay dito, ano eh, yung lifestyle of a networker. So, bilang mommy, papakita ko sa inyo yung collection ko of bags and shoes. De joke lang. hindi ko gagawin yun kasi hindi ko, ano yun, hindi ako yun, okay? hindi po ako yun, okay? May mga ganun ako, pero makikita nyo naman na ginagamit ko. So, hindi ko yun kailangan pang i-brag na to showcase, 'di ba? Kasi nakikita naman 'yon na I'm using it. Okay? Yeah, hi Marjorie. Yes, Audrey, happy Mother's Day. So it's our special day. Watching from Ilocos si John. Okay. Jessmar, hello. Si Victoria, hello. Okay. So mamaya kasi baka hindi ko na mag-greet yung karamihan, okay? And in a while I'm going to start. Wala akong mangrelo ko nandun. Hindi ko makita. Okay, yan. So, malinaw naman po ba ako? As in, malinaw para kung hindi po mag-audio. Am I clear? Okay lang. Abby. Hi, Abby. Malinaw ba ako, Abby? Hi, Catherine. Okay. Sorry, ang daming nag-message sa messenger ko. Hindi ko mabasa kasi... I'm using my cell phone now for the live. Okay. Yan. Jan. Okay. Siguro start na tayo. Hi, Tita Evelyn. Hi, Ayan. Oh, you're still in Cebu. Okay. Ma'am, na-miss mo ano ha? Pag uwi mo, bumawi ka. Okay. Malinaw po ba? Watching from Singapore, si Ali Eagle. Yes, Apsi. Tanya,
malinaw ba ako? Am I clear? Is it loud? So, loud and clear. Okay, great. Okay, so pakilala lang po ako. So, para mas marami tayong madiscuss. Kasi, happy Mother's Day up. Thank you kay Josephine. Salamat. Loud and clear. Thank you, Riza. Okay. Malinaw. Hi, Roseanne. Thank you. Yan. Sa buong mundo, okay, happy Mother's Day. Aking buting asawa is also watching. Yan. Thank you, Catherine. Malinaw daw. Okay, yan. So, kanina ko mapapasin nyo, nag-check-check pa kami kasi I really wanna share this one. Kay Weng. Hi, kay Ruwen. Happy Mother's Day, Weng. Kuching, happy Mother's Day. Okay. From Bicol region, hindi ko nakita kung sino. Si CJ. Clear po. Hello. Si Dalton is also watching. Yes, Apsi. Start na tayo. So, siguro po, pakilala lang ako. Hi, Jensky. Are you in Bulacan? Okay. Pakilala lang po ako saglit. Okay. Para for those people who actually don't know me. Okay. Though, dun sa first live ko, it's more on my networking journey kasi yon. Kaya, mas na-discuss ko talaga yung how I started in network marketing. So, this time, okay. Okay. So, mag-start na ako. So, ako papakilala muna po ako. Ako po si Mylin Ebdane. I'm a physical therapist by profession. So, graduate po ako ng Emilio Aguinaldo College. My first and last job before po ako na-involve sa networking business is Union Bank, Makati. And nag-start po ako sa AIM Global, which is now Empowered Consumerism, is like September 2005. Okay, so we've been in the business for 14 years. And sa 14 years po namin, sa totoo lang, wala na rin po talaga akong mahiling. Because lahat naman ng ipinangako ng kumpanya at hindi ko in-expect na makukuha ko is na-experience at nakuha po talaga namin. So after 8 months of doing the business, I got my first car, which is a Honda City. Okay, that was 2006. Okay, 2007, I was the first one na pumunta ng Amerika. Okay, ako yung unang distributor na pumunta ng Amerika, and I got a 10-year multiple entry visa, which is good kasi at least naging parang since ako yung nauna, yung mga sumunod ganun din halos 10-year multiple entry visa din yung nakuha nila. And after that, 2008, we got this condominium unit. Okay, so itong condo po na to sa past dito here in Pasig is already 10 years na kami dito. Okay, we celebrated our 10th year anniversary sa condo na to last March 21. Okay, March 21. So, masasabi ko this is a legit, okay, na resulta talaga ng isang networking company, which is AIM Global, now Empowered Consumerism. Okay, nasa pangalan ko po ito at bayad na rin po ito. Okay, and after po noon, we also got a Montero Sport. Okay, then that's our second car kasi may nagka-baby na din ako noon. That was 2009. Tapos yung Montero Sport, pinalitan namin ng Toyota Sequoia. Okay, yun yung naka-maintain namin ngayon na sasakyan. Then we also got yung four-door na Lexus, which is yun yung ginamit sa teleserye ni Maricel Soriano, which is ang dalawang Mrs. Real, yung white na Lexus na sasakyan ni Maricel na ginamit doon. Then after that, meron din po kaming nakuha na yung RCF, yung Lexus na sports car. Okay, yun yung pinaka-sports car po namin. Kung maalala nyo sa movie po na Black Panther, di ba, yun yung Lexus na, parang ganun siya. Okay, and medyo pambabae na sports car kasi tahimik siya, hindi siya yung parang maingay na sports car. Then we also bought a property in Ayala, okay, which is lupa. Okay, at ako, happy ako doon sa property na yon. It's because maganda! Okay, maganda talaga siya. It's overlooking, it's a prime lot. Okay, and supposedly, dapat ginagawa na yung house, kaya lang naabutan tayo ng lockdown. Okay, kaya excited po talaga kami para doon. Okay, it's a dream house actually for us and for the kids. Okay, kasi we have 3 kids now. And US trip, sunod, lahat na ng travel namin is sunod-sunod na actually. US, I've also been to
Europe, okay? Dalawang beses na ako nakapunta ng Amerika. The first one is 2011, okay? Which is with the company, okay? With AIM Global. Tapos noong 2017, we went back to Europe, pero kasama ko si Joseph, si Tina, tsaka si Carlo, and si Cora. So, it's our personal expense. Sobrang na-enjoy namin yun. Tatlong linggo kami sa Europa. And, kasi bakit kami tatlong linggo? We stayed in London for 1 week. Okay? So, medyo, ano talaga yun? Splurge na bakasyon. Yung mga kids ko, since mabalik-balik na kaming mag-asawa sa Amerika with AIM Global, sinama ko yung mga kids ko sa US. That was 2017 also. Okay, silang dalawa, nakasama sila. Nakapag New Zealand na din sila. Nakapag Japan. Siyempre, ang Hong Kong and Singapore lagi naman. Okay, so parang way of life na. Okay, laging may plano. Parang way of life na yung travel. Okay, at isa yon sa mga ine-enjoy talaga namin sa business na to. Kung sa another investment, actually, we got another talaga na condo. Okay, hindi ko na lang pabanggitin. Dyan, sa Capitolio. And it's a dalawang unit. Okay. Siguro soon investment na lang yun. Okay. And a lot more. Okay. So, hindi ko na siguro yun kailangan pang identify. Okay. At isa-isahin. Pero those are the things that the company, okay, because of AIM Global and now Empowered Consumerism, I am very, very grateful kasi maraming magagandang bagay kaming na-experience na bago nito ang buhay talaga namin, not just me, but my whole family. Okay? So, kasi ang topic natin for tonight, actually, is about ano daw, the things that I've learned. Okay, ang bilis ko ba? Sabi kasi ni Tanya, okay, what are the things that I've learned from network marketing? Actually, madami na po talaga because since sa AIM Global, I've been here for 14 years. And ito na rin talaga yung bumago sa akin, sa ugali ko. And nung sinabi ni Tanya na yun yung magiging topic, sa totoo lang, every time na may maaalala ko na mga lessons sa buong 14 years, ano talaga, tinatype ko sa cellphone para hindi ko makalimutan. So, for me, ito yung mga naging lessons sa akin. So, the things that I've learned from the business. So, since it's Mother's Day ngayon, okay, so totoo lang, last night, nung isang gabi ko pa pinag-iisipan talaga how I will deliver yung live na to. Paano ko iisa-isahin yung mga natutunan ko. And, nakakatuwa lang, and pinagpe-pray ko talaga, and nakakatuwa naman kagabi habang katabi ko si Micaela, tapos I'm thinking of how to deliver this one. Something came up to my mind. Sabi ko, Lord, ang galing, ang galing talaga. Kasi pinag-pray ko eh, so ang galing talaga na binigyan niya ako talaga na idea on how to, ano, ipagsusunod-sunod. So since it's Mother's Day ngayon, okay, so I come up na gamitin yung word na mother. Okay. So for yung mga para sa akin, these are the important traits that you should have to build a huge and successful network. So para po sa mga friends natin diyan who are watching right now, gusto niyo bang malaman those things? Okay, kung ano yung mga important traits that for me, yun yung kailangan niyo din talaga para makapag-build kayo ng isang malaki business or network. Okay? So, ready na ba kayo? Yes, ready na ako. Baka mamaya ang bilis ko pala, okay? So, the first one, okay, kasi alam naman nating lahat na since Mother's Day, so, ang isang nanay talaga, or a mother, is actually a nurturing one. Okay? So, dapat tayo din, bilang upline, okay, dapat tayo yung nurturing sa network natin. Okay, tayo dapat yung nag-uplift
palagi sa network natin. Kasi honestly, bilang Upline, tayo yung pinagkukunan kasi nila ng strength. Minsan hindi na nila yon kailangang sabihin, okay? Pero most of the time, or not actually most, but all of the time, our downlines or our partners, business partners, talagang tayo yung pinagkukunan nila ng strength, okay? Bilang Upline. So, number one, ay! Up mic, yung ginawa ni Micaela, nandyan sa room. Mga, oo, kasi wala dito. Yung letter M ko, okay, yun yung number one, okay, which is the letter M, okay. Sana marinig niya ako kung saan ko nilagay. Hindi ko pa pala nakuha. Okay, saglit lang ha. Kukunin ko lang yung ginawa ng aking baby, okay, para at least, yan. Thank you. Okay. Mabilis ko? Ah, ganun ba? Ang bilis ko. Amin niya, pinasok. Ang bilis ko daw. Nis, ang bilis ko daw. Oh, hi, Godette. Sabi mo, sabi niya kasi kanina. Teka lang ha. Oh, diba? Ang bot. Ang ano ko, ayos nakalagay. I love Kabanatuan BCO. Diba? At least, in global pa din. Sabi yun ni Upmike, masyado daw ako mabilis. Okay? Yan, ganun talaga. Ganun ako talaga mag-discuss mabilis. O sige, antayin muna natin yung iba. Okay? Yan. So, yung first one, okay, para yung important traits that you should have to build a huge network. Number one, ito para sa akin, we will use the mother, M-O-T-H-E-R. Okay? So, the una is letter M. So, para sa akin, ito yung pinaka-importante sa lahat. Okay? The most integral part of your network. Okay? Ay walang iba, kundi papakita ko na lang. Gagayahin ko si John B. This one. Letter M stands for yan, me. Tada! Kita niyo ba? Okay, gawa yan ni Micaela. So, it stands for me. Okay, bakit me, Mai? Okay, gusto ko, I want everyone who is watching right now, I want you to tap yourself. Yan, I want you to tap yourself. This, for me, this is the most integral part. Ikaw. Okay, bakit me? Bakit ikaw? Bakit M-E? Ikaw. Ikaw ang pinaka-importante ang part ng network mo. Okay? Kasi pag tinignan, sino ba yung nakakita ng business? Diba, ikaw. Sino ba yung nakarinig, diba, ng marketing plan? Ikaw. Sino ba yung tayo? Ikaw, me. Diba? Sino ba yung nakarinig ng, sino ba yung nakakatch ng vision? Ikaw. Sino yung gagawa ng negosyo? Ikaw. So, yun, para sa akin, ikaw yung pinakamahalaga. Kumbaga, everything from your network will start from you. Okay? Kaya kung nasa hub kayo ngayon, kung may mga katabi kayo ng mga downlines or business partners, you tap them. The most integral part of the network is you. Okay, ikaw. So, kaya ako, yun ang nilagay ko for the M, it's me. Okay? Bakit may importante yun? Kasi, the whole network will start from you. Because along the journey, along your journey sa pag-network, people will tell you na hindi mo kaya. Okay? Along your journey, people will discourage you. Along with your journey, okay, people will tell you na na-scam ka. Marami, lahat yun sinabi rin naman sa akin. Sa journey mo, they will tell you na, yun nga, hindi totoo yan. Okay? Yung mga sinasabi mong pangarap, lahat yan, drawing lang. Okay? So, marami pa. And if papadala ka doon sa mga sinasabi nila, definitely you will quit the business. Kaya, ang point ko dito, the bottom line, your business will start from you. Tell yourself now, ang negosyo ko ay magsisimula sa akin. Kaya kung meron man tao na dapat matatag sa negosyo na to, okay, walang iba kundi ikaw yun. Okay, definitely ikaw yun. Okay, kasi paano lalaki yung network mo? Bottom line, remember guys, it all started also sa akin. The big network of Joseph started din sa kanya. The big network of Carlo Benaventura started din sa kanya. Okay? So, dapat ang unang equipped, okay, ay walang iba, kundi ikaw. So, dapat learn the business talaga ng mabuti. Hindi po pwede na iaasa mo to kung kanino man. Dapat ikaw muna
ang matuto talaga sa negosyong ito. Lahat ng pasikot-sikot about the business, kailangan alamin mo talaga. Okay, so yun yung number one. Okay, that's important. So ulitin ko, the most integral part of your network ay walang iba kundi ikaw. Ikaw ang magsisimula. Okay, nobody can tell you na hindi mo kaya. Okay, kasi kung okay, meron mang taong makakapigil sa'yo para abutin ang pangarap mo, ikaw lang din yon. Kaya, everything sa'yo, boils down talaga sa'yo. Okay, your decision, okay, if you will continue or not the business, ikaw lang. May nabasa nga ako dun sa book na hindi mo po pwedeng sisihin ang na that you can't do the business because of your kids, that you can't do the business because of your husband. Kasi walang ibang pwede mag-desisyon nun kundi ikaw. So if you really want success to happen in your life, okay, definitely go for it. Okay, importante yon. So kung ulitin ko, kung may matatag dapat sa negosyong ito, ikaw yon. Okay, so tap yourself, tell yourself, be strong. Okay, lahat kasi nakaakibat sa balikat talaga natin pag ni-network tayo. Number two, this is very important, yung word na letter O, which is ownership. Okay, so yan. Cha-chan. Okay, yan. Ownership. Yan. Bakit ownership, May? Kasi naalala ko po, nung kami ay nagsimula pa lang sa business, okay, lahat ng ano, nagsisimula pa lang po kami sa business, yung income namin, kasi we started with an income of 500, 1,500, ganyan, 2,000. And every time kumikita po kami, it's important, importante sa amin yung pang-seminar namin. Okay? We pay our own seminars during that time. So, nagsisimula pa lang AIM Global noon, we have already yung ano, mga seminars sa Chowking, Jollibee, ganyan, McDonald's, and we pay our own expense. Okay, sabi nga po talaga, pagdating sa ownership, sa business po natin, you are your own president and your own CEO. Okay, so ibig sabihin, kailangan you really own the business, na hindi ka dito sales agent. Gusto ko, I want you to remember na kayo po dito ay entrepreneur of your networking business. Bakit hindi sales agent, May? Kasi hindi tayo nag-aantay na para utusan tayo. Ang uplines natin, okay, is just there to guide us, okay, to teach us, okay, or to mentor. Pero it's very important na tayo talaga, we should have an initiative kung ano talaga yung gagawin natin sa negosyo. So, nung nagsisimula pa lang po kami sa business, we really invest. Nag-invest na po kami. Aside from we invested our time, we also invested talaga money. Money in the sense, sabi ko nga ulitin ko, hindi na po namin inantay yung company per se. Okay? Hindi na namin inantay ang company per se para gumawa ng mga big events for us. Bago pa man sila gumawa, thank you pag meron sila mga events for us or seminars or OPPs or ECHO. Okay? Pero nung time po na yon, we do create our own activities. Okay? Ulitin ko, bakit biglang sobrang laki ng grupo natin? Simple lang, kasi we do create our own activities. So, ang nangyayari po noon, ako, may sarili akong OPP that time. Si Joseph, may sarili. Si Jackie, sa Concepcion, may sarili. Tapos, iba-iba kaming lugar. Si Carlo, may sarili. Okay? Tapos, ang nangyayari noon, we pay our own venues. Okay? Kaya, yung kinikita rin namin sa network, ibinabalik po namin para mas lumaki pa po talaga yung business. Okay? Yung hindi kasi yung iba, nagsubi agad. Kami hindi. Ginawa po namin, yung una naming mga kita sa business, ulitin ko, ibinalik po talaga namin sa network. Ang iniisip namin, paano po pa po namin mapapalaki yung network? We want to expand. So, syempre, pag may expansion, kailangan meron kang panggalaw. Okay? May money ka to do that.
And yung kinikita namin, okay, ginamit po namin yung to really expand the business. Okay? So that is very important, yung tinatawag na ownership. Okay? May nabasa nga ako sa isang book. Actually, hindi yun sa akin galing lang. Okay? Pero ako, based on experience, tama yung sinabi niya. Ang nakalagay doon, never expect, okay, and wait for your company or your upline to subsidize everything. Ulitin ko, ang sabi doon, never wait, okay, for your company or your upline to subsidize everything. Dapat sa business na ito, may kusa ka. Okay, you do your own schedule, you do your own activities. Importante po yun. Ang tawag po doon is ownership. Kung gusto nyo po talagang mapabilis, okay, sa business na to, ownership is so important. Okay, isa pa, okay. Nung nagsisimula din po ang company, wala masyadong speaker. Ang lagi lang speaker yun, syempre, si Doc Ed, si Sir Francis, tapos si Sir John. Si Sir Francis NDO, si Sir John sa more on Baliwan, tapos si Doc Ed more on the product. Okay? So, ganun yung ano, yung kalakaran. So, nung time na yun, ako sinabi ko sa sarili ko, dapat mabilis kong matutunan yung product. Kasi, para maibang mag to talk about the ano. Okay. Para hindi ko masyadong nabasa, Chef. Okay. Para hindi ko ayun, para I need to step up, okay? Para at least may ibang gagawa. Hindi po pwede na puro owners lang. So for me that's important, okay? Number three, okay, na para sa akin natutunan ko, okay, medyo ano pa, is letter T, okay, it's trustworthiness, okay. Ito, napaka-importante nito para sa lahat, okay, yung trustworthiness. Okay, bakit may importante yung pagiging, ano, trustworthy, okay, lalo na sa atin, okay. Because I've seen a lot of networkers na sobrang gagaling, okay, sobrang gagaling, pero ang naging ano talaga nila, downfall, okay, sa pag-network is yung trust. Trust saan may, okay? Sa paghawak, number one is money, financial trust. Okay, lalo na ngayon na online tayo, okay? People entrust us with their money. Kaya mahalaga na talagang meron kang talagang pwede ka nilang pagkatiwalaan. If you want talaga na isang huge network, dapat sure organization can trust you. Okay? Can trust you. So, sabi nga nila, if God can, diba, kung sabi niya, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit, what more sa malaki? So, kaya mahalaga na if you want God to really give you 100-fold pa of blessings and ano, results, okay, kailangan sa maliit pa lang na pagkakatiwalaan ka. At matitest ka talaga doon. Kasi sa totoo lang, hahawak talaga tayo ng pera. Tapos aside from that, dapat good steward tayo of money. Okay? Kasi yun yung nagiging concern. Okay? Pagka kumikita na ang isang distributor, minsan they don't know how to handle. Okay? Nung simula, okay, nung hindi pa sila kumikita, okay. But eventually, nung kumikita na bilang they don't know how to handle the success or yung abundance na nare-receive talaga nila. So, dapat matutunan din talaga yon. So, ako, importante sa akin, one of the lessons na natutunan ko talaga is pag sinabi mo kasing trustworthiness, okay, in simple things, kaya kang mapagkatiwalaan. Yung mga bagay din, okay, na in-entrust sa'yo ng downlines, like yung mga sinasabi nila, dapat din you know how to keep. Okay? Hindi ka rin, bilang upline, hindi ka din yung, ikaw pa yung nangunguna na, ano yun? Nagchichismis, yung mga ganyan. So, dapat you know how to keep. Okay? Kasi minsan, ini-entrust din nila sa atin yung personal life nila, yung kwento ng buhay nila. So, dapat, tayo, bilang upline, we should know when to talk, okay, and when to zip our mouth, okay? Kasi
lalo na pag top earner ka na, may mga bagay na pinag-uusapan, okay? Na sensitive, okay? So, that's very important, okay? As you go on talaga sa success, at pag nandun ka na sa top, okay? Importante talaga na you know when to zip your mouth, okay? That's very important. Okay, so, then, okay? Letter H, okay, so M-O-T-H na tayo, okay, letter H is, ito, helping. Medyo parang maging yung spelling ni Up Mike, hindi, actually tama naman, kaya lang may S. So, dapat you're always ready, okay, para magkaroon ng, ano, helping hand, okay, dapat yung genuine help, okay, sa mga downlines. Dapat kasi maalala natin ano ba talaga ang network marketing. Actually, ang network marketing, I want to reiterate, is a people helping people business. So, napakahalaga, okay, na ulitin ko ha, network marketing is a people helping people business. So, ito talaga, pag pumasok ka sa negosyong ito, dapat genuine yung pagtulong mo. Pagtulong, in the sense, kasi, bakit kailangan mong tulungan talaga yung downline mo? Para, okay, pag naabot nila yung dreams nila, definitely, you will also get your dreams. Pero it doesn't mean na pag, di ba, may mga ganun kasi, na pag humihinto sila, okay, tapos ikaw, depende rin kasi yun sa'yo. Okay, so, that's important na ano talaga, yung helping hand, okay, dapat may genuine ka talaga na pagtulong sa puso. Yun ang importante sa lahat. Ako, we've been in the business for 14 years. And sa totoo lang, hindi ko na mabilang at dapat hindi ka rin namimili talaga ng tao na tutulungan. Hindi ka rin pwede rito na maarte kasi pwedeng yung tao na gusto talagang gawin yung negosyo is pwedeng sa slum area nakatira or alam mo yun, and papaano kung dumating yung point na talagang invite ka sa house, etc. Na-experience ko po kasi yun eh, na talagang ano, tumira ako sa bahay ng downlines and wala talagang ano, walang ano, papag lang talaga, okay, silong, tapos ano na, lupa, okay, tapos wala silang CR, okay, kailangan pang maki-CR sa kabilang bahay, ganun. Tapos yung pinakaliguan nila is, ano lang, tawag to? Parang linoleum lang, ganyan. So, na-experience ko yun when I'm starting sa negosyo. Kaya ako kasi, basta may tao, go lang talaga ako ng go, nang simula ako sa business. So, yun, dito, napakahalaga na matulungan mo talaga yung downline mo. Kasi pag natulungan mo yung downline mo, definitely you will get your dreams. Yun ang pinaka-priority sa lahat. And actually, dapat kahit top earner ka na, it's a must na you will still, you know, you're still ready to help your downlines. Lalo na sa, you know, bakit kami busy, okay, sa panahon ngayon to think it's ECQ. Kasi maraming bagay ngayon na hindi nagagawa ng downlines na we are extending our help para at least gumalaw talaga din yung negosyo nila. Kaya, alam mo yun, kung mag-isip ka, pag ikaw upline ka sa panahon ngayon at hindi ka busy, ibig sabihin, wala kang ginagawa para sa grupo mo. Okay? So, kasi ako honestly, for the past month, yung buong May, ay buong April, sobra po talaga akong occupied. Kaya yung, ganun yung post ng asawa ko, kasi yung busy mom, okay, busy mom, sa ECQ, kasi nga po talaga, para sa akin, kung ano yung pwedeng gawin para din sa downlines, bakit naman hindi. Okay? So, dapat tayo, as an upline, we're ready and to help yung mga ating mga leaders. Okay? Kung ano yung pwede nating magawa at na-extend natin na help, gawin natin. Okay? So, para sa akin yun, ha? Okay? So, number, ano, letter M-O-T-H-E. Okay, isa pa, okay, sa H din, that's humility, okay? Very important ang humility. Kasi for me, you can't give talaga a genuine helping hand, okay, kapag wala ka talagang humility. Okay, isa pa, okay, para dito sa mga leaders, okay, I've seen kasi a lot na
hindi pa man kumikita ng malaking-malaki, eh mas malaki pa yung ulo sa kinikita. Okay? It's very important, okay, na habang lumalaki talaga yung income mo, the more ka talagang nagiging humble. Okay? Siguro sa simula, okay, pero na sa simula pwedeng hindi kasi pwede tayong maging boastful talaga pag kumikita tayo ng malaki. But eventually, dapat mas matutunan natin yon na habang kumikita tayo ng malaki, mas nagiging humble tayo and we're ready to reach a helping hand para dun sa mga downlines natin. Okay? So, yun siguro yung ano, no? Bakit sobrang laki nung network natin? Kasi, kahit, napansin ko kasi, kahit sabi mo ang lalaki na ng income na nasa sa grupo natin, sa A1 na lang, okay? Una-una na, visible pa din talaga kami. Okay? Lahat-lahat ng events, makikita nyo talaga kami. Why? Kasi para sa akin, that's our responsibility. Okay? Na to attend events and to be with the people. Okay? Kasi yung hindi nga lahat nakikita ka, minsan sa event na lang. So ano ba naman yun na magpakita ka dun sa mga tao? Sa akin, mahalaga yun. Kaya nga, sabi ko nga, sa 14 years ko, okay, sa company natin, sa AIM Global, Now Empowered Consumerism, is parang tatlong beses pa lang ako hindi umattend ng event. Unang-una, nasaan ako noon? Nasa Macau, yung isa. Yung isa naman, nasa New Zealand. Yung isa naman, kapapanganak ko lang. Okay? Kaya, sa akin, mahalaga yun. Okay? Na you really, as a top earner, you attend events. Pangalawa, okay, lahat halos kami na top earner ng ano, grupo, okay, we're still working. Okay? We are still working. We are still doing talaga yung network. Tinatanong niyo kami, nagre-recruit pa rin po ba kami? The answer po is yes. Okay, hindi pa po kami humihinto. Okay? Kaya siguro, okay, until now, palaki ng palaki ng palaki yung network. Tapos ang good news kasi noon, talaga yung buong ilalim din ng grupo, ng AIMON, as in, parang everybody is doing it talaga, na still working. Okay? Nakikita ko sa post ngayon, na sa Facebook, kahit naka-ECQ, ang busy natin. Okay? Ang busy natin, ang daming pay-ins, nag-adjust yung grupo. Okay? So, importante kasi yun sa panahon ngayon. Okay? Next one, okay, so MOTHE. Okay, yung E naman, it stands for, excellent work ethics. Okay, if you really want to reach success, kailangan meron kang excellent na work ethics. Okay, ano yung excellent work ethics? Ito, importante to. Hindi lang basta work ethics. Nilagyan ko talaga siya ng excellent na work ethics. Dapat, you always give your 100%. Every time ka na, number one, kunyari, nagpo-prospecting ka, okay, you always, dapat you're always at par with everyone. Okay? Hindi po pwedeng yung word na pwede na. Kailangan, at par with everyone. Yung tipong, kahit sabihin mo, ABC rule lang, tapos may kasama kang guest, okay, dapat you're giving your 100% sa pag-ABC sa kanya, sa pag-bridge sa kanya. Ganun. Yung tipong pag nag-OPP ka or nag-echo ka, okay, you're giving your 100% sa presentation. Okay? Pag, let's just say, meron kang online presentation, you're giving your 100% in your online presentation. Para sa akin, that's an excellent work ethics. Number two, importante to, time. Okay? You're always on time. Kasi isa yan sa sakit ng isang networker. So, dapat baguhin na natin yon. So, I'm just thankful na yung asawa ko, very ano yun sa oras. Okay? On the dot. Kailangan talaga ahead kami lagi sa schedule. Okay? Kaya, madalas, talagang on time talaga kami sa schedule. Or, an hour or 30 minutes kami ahead sa schedule namin. Okay, so importante yung being on time every time. Okay, walang excuse yon talaga. Kahit sabi mo Upline tayo, okay, kung mapapansin nyo pag may schedule ako sa inyo, I'm always on time. Okay, bakit may? Para maging magandang ehemplo din tayo sa downlines natin. Okay, we should be an example sa downlines. Upline tayo so we should be an example sa mga nasasakupan natin or sa downlines natin. Kaya be on time,
every time. And isa pa, okay, it's very important when you say yes, it's a yes. When you say no, it's a no. Okay. So ako, pag tumatanggap po talaga ako ng schedule, I really check my schedule kung pwede or hindi. Kasi pag naka-oo ko, ginagawa ko talaga. Okay? Pupuntahan ko talaga. Okay? Kasi that's integrity. So kailangan talaga pag nagsabi ka na pupunta ka dun sa schedule na 'yon, meron kang echo, puntahan mo talaga, hindi pwedeng hindi. Lalo na kung probinsya 'yon at na-set na. Ngayon, kung hindi ka talaga pwede, ahead of time, to tell them na hindi ka talaga pwede. Okay? So, that's importante. Okay? So, excellent work ethics. Ano pa? Ulitin ko. So, lahat dapat ng ginagawa natin is at par with everyone. Okay? Kung pwede mong ibigay talaga yung 100% sa lahat ng bagay, dapat ibigay mo yung 100%. Kahit sabihin mo yung pag-i-intro lang. Let's just say, ikaw ang naatasang mag-intro sa speaker, you give your 100% sa pag-i-intro. Ulitin ko, wag yung pwede na. Okay? You're given the chance na mag-intro. E 100% dapat, you give your, galingan mo yung pag-i-intro mo. So, pag nabigyan ka ng chance na ikaw naman yung mag-conduct ng echo, you give your 100%. Lagi dapat ganun. So, para, okay, lagi ko itong sinasabi, pag yung action mo kasi, 100%, definitely, yung result mo din, 100%. Okay? So, dapat, gano'n siya. So, ulitin ko, that's excellent. Okay, ano ko dito? Excellent work. Yan. So, ito yung letter E. Yan. Excellent work ethics. Yan. So, letter R. Okay? So, medyo bagalan ko daw. Kasi malapit na ako matapos. Okay. Yung letter R. Okay, ito, mahalaga to para sa akin. Yan. Righteousness. Letter R stands for righteousness. Ito mahalaga. Sabi nga nila, sa business natin, okay, umpisahan mo ng tama para matapos ka ng tama. At ako bilang nanay, sa akin, if you really want na magtuloy-tuloy yung success nyo sa negosyong to, think right and do it right. Okay? Ulitin ko, think right and do it right. Okay? Maraming tukso sa negosyo natin. Lalo na sa mga, kahit babae ka man o lalaki ka man, meron talaga. So, tayo, it's really important na gumawa tayo ng tama. Okay? Maging example tayo sa mga downlines natin. Okay? Para magtuloy-tuloy yung income natin. Kasi ako, I've seen a lot of distributors na ang laki talaga ng income, okay, may ginawa lang na hindi mabuti. Okay? Sa downlines, okay, or sa network, and everything was in a snap, nawala. Okay? Kaya, it's a must maging mabuti tayong tao. Lalo na kapag na-reach na natin yung level of success na gusto talaga natin, and yung abundance na tinatawag. The more tayong mas maging mabuti kapag nagtatamasa tayo ng mas maraming success. Okay? Sa akin, mahalaga yon. Okay? Kasi, ulitin ko, I've seen a lot of distributors, okay, top earners, na eventually, nawala yung success nila, nawala yung income, in a snap, minsan may mga ginagawa tayong mali. Okay? Now, paano pag may nagawa akong mali? For example, in handling money, okay? Let's just say, hindi ko na bibigyan ng exactong ano, 'di ba? Scenario. Let's just say especially kung onliner ka, yung trust na hindi mo na keep sa downline mo in handling money, okay? Hindi ko madiretso. Okay. Sige, sasabihin ko na. Let's just say, nagalaw mo yung money, okay, na pinagkatiwala sa'yo ng downline mo. Okay? Make sure hindi na maulit, okay, and mabayaran mo. Okay? Pwede pa rin naman magbago. You can make things right. Okay? Ang importante, yun yung you make things right. Kasi pwede tayo talaga magkamali. Wala naman talagang taong perfect. But, please make things right.
Okay? Apologize. Kasi yun ang nagiging concern din ng iba. Okay? Hindi talaga nag-apologize. So, apologize if you did something wrong and make things right. Okay? Ulitin ko, if you want na maging successful sa negosyong to, think right and do things right. Okay? Righteousness. That's very important. Sa mga... Ayoko na sabihin. Okay. Ito, importante din to. Ito yung mga... yun yung mother. M-O-T-H-E-R. Okay? So, it's very important. Let's have a meaningful relationship sa mga downlines po talaga natin. Okay? So, tayo bilang mga upline, alagaan po natin sila. Okay? Alagaan. Hindi ano ha, kung ano man gawin. Alagaan bilang ating mga business partner and downlines. Okay? Tapos, I just wanna share with you yung mga tumatak sa akin na ano, parang quotes. Okay? Nung meron kasing, meron akong favorite quote kasi, na nung nagsisimula ako, hindi ko to masyadong maintindihan. Nung bago lang talaga ako. Okay? Ito yung mga tumatak sa akin na quotes. And I want to share kasi, di ba sabi, what are the things that you've learned, okay, sa networking business mo? Ito yung isa, number one, na quote na hindi ko to makalimutan. Actually, the first time ko tong narinig ay kay Sir John. Okay? Yan. Cha-ching! Ito yung first quote. It's better to understand than to be understood. Okay? So, ulitin ko, it's better to understand than to be understood. Actually, the first time na ko tong narinig kay Sir John, okay, nung nagsisimula pa lang ako, kasi meron akong downline na meron kaming misunderstanding, okay, dahil sa schedule. And, yun, sabi sa akin ni Sir John, "May, it's better to understand than to be understood." Hindi ko siya maarok kasi parang ang lalim, di ba? Hindi ko maintindihan. Tapos, nung ano, ginamit rin ni Doc Ed. Kasi one time, hindi ko makalimutan yon, 2007, okay, ako kasi, ako sa totoo lang po, bilang upline, hate na hate ko yung mga nanunulot na downline. Okay? And, nung nagsisimula po pala po ako, hindi po ako yung tipong ano eh. Kasi ngayon po kasi sobrang ano, in control ako of my emotion eh. Kung makikilala nyo kasi ako ngayon, yung iba, sinasabi, paano mo nagagawa yun na parang you're so in control of my of your emotion. Pero nung nagsisimula po ako sa network, napag-aaralan po yun, para po sabihin sa lahat, yung in control of your emotion ka, napag-aaralan yun. Nung nagsisimula po ako, hindi po ako ganun. Okay? So, pag may nanunulot, sinusugod ko talaga. Okay? And, in short, okay, nakipag-away ako sa harap ng, ano, kwento ko lang, nakipag-away ako sa harap ng 7-Eleven, okay, sa isang leader ni Doc Ed, kasi nanunulot, tsaka hindi gumagawa ng mabuti sa Mindanao, kaya galit na galit ako. So, yun, sabi sa akin ni Doc Ed, kasi si Doc Ed yung pumipigil, okay, hindi ko yun makalimutan, kasi full of emotions yun eh, kasi galit nga eh. So, sabi ni Doc Ed, "May, ako yung pinagsasabihan." Kasi hindi niya rin mapigil yung ano eh, mas madaldal kasi yon yung leader niya. Sabi niya, "May, it's better to understand than to be understood." Sabi niya. And ngayon, as I go along with the business, naintindihan ko na to. Okay? Paano yung ibig sabihin niyan, May? Simple lang. Okay? Bilang upline, okay? Siyempre may sarili tayo, para sa dalawang tao, always remember, sa dalawang tao, ito si A, ito si B, pareho yan may opinion. Okay? May opinion si A, at may opinion si B. And never, magpapatalo yan sa isa't isa. Okay? Kaya, it's important, okay, na ikaw na lang yung umintindi. Hindi pwede na ipaintindi mo sa kanya. Kasi madalas, ang tao, ang gusto natin, ipaintindi natin, okay, sa kabilang party, yung gusto nating mangyari. Pero, sabi nga, it is better na ikaw na lang yung umintindi kaysa ipaintindi mo yung gusto mo. Yun po yung ibig sabihin nun. Di ba? Kaya ako, favorite ko to, kasi madalas ko po itong ina-apply, actually, sa network. So, kaya dapat talaga,
lalo na pag upline ka, maging ano talaga, understanding. Okay, sabi nga, it's better to understand than to be understood. Okay, so ito, favorite ko talaga to. Kasi naiiwasan din yung mga grudges, okay, sa downline, pag ina-apply din kasi ito. Now, may mga downlines naman talaga na, okay, eh, dyan na lang muna sila pag ayaw talaga umintindi. Okay, ganun lang. Secondly, ito rin yung isa sa favorite ko, na sa tingin ko is na-apply namin sa buong grupo ng AIM 1. Okay, ito yung favorite ko to. Okay, nakalagay. Take care of your people and your people will take care of your business. So, ito gustong-gusto ko tong i-share sa lahat. Okay, na maintindihan nyo. So, take care of your people and your people will take care of your business. Okay, so sa akin, mahalaga to kasi ako talaga, part of my income, I give back to the network. Okay, until now. Especially, ano, dati iba yon. Okay, iba yung giving back kasi namin. Okay, iba na rin. Pero kumbaga nadagdagan na of how we give back ngayon. So, a percentage of our income talaga, ako, of my income, okay, we give back to our network. Kaya huwag kayong magtaka, okay, generosity kasi is so important eh, para sa akin bilang upline. Para sa akin kasi, ako, ito yung opinion ko, okay, pag, kasi nakaganyan ka palagi, okay, naka-closed yung fist mo, paano papasok yung blessing dyan? Okay, ulitin ko, pag lagi kasing naka-close, I've seen kasi a lot of uplines na ganito. Ganyan. Parang pag pumasok yung income nila, nasa kanila na lang, nakatabi. Okay. So, para sa akin kasi, pag lagi kasi naka-close yung fist mo, paano papapasok yung blessing? Extra blessing dyan. So, dapat a percentage of your income din talaga, goes back to the group. Okay. Kaya wag mo kayo magtaka, bakit parang it's easy for me na mag-treat ng downlines. I love inviting downline sa lunch, or dinner, or merienda, or kung ano man. And ako, happiness ko kasi yun. Okay, napapasaya ako nun. Pagka meron akong mga kasama, tapos kumakain kami together at nagkakwentuhan kami together. So, it's also my way of getting to know yung mga downlines or mga tao under me. Okay? So, kung may mga nagtatanong, bakit magaling ka mag-keeping? Okay? Ako, yun ang isa sa mga, hindi naman yung sikreto, pero yung isa sa mga ginagawa ko talaga. Okay? Mapapansin nyo rin kasi sa akin, hindi ako mahilig mag-complain. Okay? I love doing this kasi pagdating sa grupo talaga. Kaya pag may mga incentive din po kami na mga travel, okay, as much as possible, it's the best if as much as possible, we give the best talaga pag sa travel. Bakit may? Siyempre, we want our leaders to experience yung pinakamaganda. Okay? Yun, eh kasi ako, masaya ako sa ganun eh. So, depende na yun sa, kung yun din yung nagpapasaya din kasi sa'yo. Okay? So, sa akin mahalaga yun. And, pag nagagawa ko kasi yun, lalo kung nafe-feel itong anong to. Itong importante na to, sa akin mahalaga to, yung gratitude attitude. Okay? Honestly, hanggang ngayon, especially now that we are in a quarantine mode, okay, my heart, okay, is really overflowing with joy and gratitude. Okay? Sobrang nag-uumapaw ang puso ko sa empowered consumerism. Okay? Later, explain ko bakit sobrang blessed tayo. Kasi sa lahat ng Zoom ko, okay, I'm doing Zoom five times a week. Okay? Sa lahat ng Zoom ko, sinabi ko to sa mga grupo. Later, bago ako mag-end, sasabihin ko din, okay, for everyone. Para at least ma-realize nyo na tayo po lahat na nanonood right now ay sobrang blessed. Okay? Yan. Gusto ko rin to share. Okay? To. Kasi ito parang nakakalimutan to ng iba. Okay? Yan. So, nakalagay dito, you should be a happy giver. Okay? But don't also forget, okay, but you should also be a happy receiver. Okay? Ulitin ko ah,
you should be a happy giver. Okay? If you really want more, talagang dapat happy giver ka. Okay? Yung talagang masaya ka pag nagbibigay ka. Okay? Genuine yung pagbibigay mo. Okay? At hindi dapat, ako, para sa akin, hindi na kailangan ilathala. Okay? Yung para sa akin, okay? Yun yung para kasi sa akin, eh. Values ko yun, eh. So, but you should also be a happy receiver. Okay, bakit ito importante? Kasi marami sa atin happy giver, pero nakakalimutan na mag-receive. Okay? If you want more blessings, ako para to sa akin, if you want more blessings to come into your life, dapat happy receiver ka. Paano yung happy receiver? When people gives you something, okay, bigyan ko kayo ng tip. When people gives you something, dapat receive it talaga happily and say thank you. Okay? Para mas maka-receive ka pa ng mas hindi naman sa ano, no? Kasi yung iba, may mga nakita kasi ako na hindi naman walang-wala, pero may nagbigay sa kanya, okay? May nagbigay sa kanya, ang ginawa niya, yung binigay sa kanya, binigay niya sa iba. Okay? Binigay niya sa iba. Minsan, it's important na kapag binigay sa'yo, you value it and treasure it. Okay? Kaya nga sa'yo yun binigay. Okay? Kaya sabi ko, dapat ikaw, happy receiver ka din. Kung gusto mo talagang makareceive ng more. Kasi kahit ako siguro, kung ako yung nagbigay, okay? At nalaman ko na hindi ka happy sa ibinigay ko, okay? Sa tingin mo, bibigyan pa kita. Siyempre, di ba? Parang hindi na. Same thing with our, ano, di ba? With our dear God, na dapat happy receiver tayo sa binibigay. Kaya pag may nagbigay, kahit maliit na bagay lang yan, pagkain yan, ganyan, okay? Kasi say, kunwari lang ha, binigyan kami kunwari dito ng ayuda. Kunyari, binigyan kami, pero malabo yun. Okay, let's just say, binigyan kami. Ako talaga, mag-thank you talaga ako and I'll receive it talaga with open heart. Okay, ganun yun. Then, okay, kung bibigyan, kung espero wala, okay, ganun. Kaya dapat happy giver ka and happy receiver. Okay, eto, ito mahalaga dito. At hindi lahat nagagawa ito. Lagi ko itong sinasabi sa butihing asawa ko. Okay, and I also practice this. Napapractice po ito at natutunan eventually pag as you go along with your network. Yan. Number, ano, ito yan. There's always a good way of saying things. Litin ko, there's always a good way of saying things. Okay. So, very important po ang ating bibig. Okay, napaka-powerful po ng ating mouth. Napaka-sharp ng ating tongue. So, may mga bagay na pag sinabi mo na hindi mo na kayang bawiin. So, dapat pinag-iisipan pong mabuti. Okay? Ganun. Kaya ako, bago rin ako mag-post sa Facebook, okay? Ganyan, pinag-iisipan ko pong mabuti ang caption. Pinag-iisipan ko mabuti ang pictures. Because I can influence people sa mga pinopost ko. Okay? So, para sa akin, importante kasi yun. Okay? Kaya, pwede kasi ako makasakit ng tao. And I really don't like that. Okay? Hindi kasi ako yun eh. So, hindi ko gusto yun. Okay? So, there's always a good way of saying things. Okay? So, yan. Mahalaga yun. And lastly, okay? Kung gusto nyo mag-accumulate ng wealth, okay? Para makapag-accumulate ng wealth. Ako, ito, mahalaga to sa akin. Kasi, ever since na-practice namin to, yan, postpone gratification. Yan. May ano yung postpone gratification? Naalala ko po kasi, nung nagsisimula pa lang po kami mag-network, 2006, I got my first car, diba? 2008, nakabili na kami ng condo. Okay? And, kung mapapansin nyo, kung nakasama nyo ako dati, wala akong masyadong branded clothes. Okay. Wala akong masyadong branded. May mga damit na akong magaganda, syempre, kasi that time, ang bumibili ako sa Marks & Spencer, mga ganyan na mga damit, kasi matitibay talaga. Pero, pag nakita mo, wala akong masyadong like Lacoste or what. Ganyan. Kasi ang priority namin is more on the investment side.
Okay, kumbaga meron na kaming condo, may sasakyan, may pangalawang sasakyan. So yung pera namin talaga, doon na pupunta. Ano yung postponed gratification? Dapat alam mo talaga yung priorities mo. Okay? And alam mo rin talaga saan mo yung financial management is very important. Okay? Kasi sa atin bilang networker, isa ito sa kailangan matutunan talaga natin of how to handle money. Okay? Kasi kung hindi, hindi tayo makakapag-accumulate ng wealth. Okay? Iyon yung mahalaga. Kasi ang first stage talaga, okay, share ko na lang dito sa inyo, ang first stage talaga is ginagawa na natin, which is the earning stage. Okay? Yung iba nasa earning stage pa lang. That's the number one level. Okay? Earning stage. And since nasa empowered consumerism tayo, okay, we're already doing that. Okay? Nasa earning stage na tayo. May chance na kumita talaga tayo ng malaki. Okay? Kasi ang ganda ng marketing plan natin. Okay? 1-8-1-8-1-8. So, near your earning stage. The second stage is the saving stage. Okay? Bakit importante na may saving stage, Mai? Kasi, paano tayo magda-down sa first car natin kung hindi tayo magsa-save? Okay? So, kailangan meron tayo kahit pa paano. Makapag-save talaga tayo. Kasi, yun yung paano na natin eh. In order to get to the third level, the accumulation stage, kailangan talaga may savings. That's the second. Okay? Kasi magda-down tayo ng sasakyan. Magda-down tayo sa condo. So, kailangan tayo mag-save. Okay. The third stage, okay, is the accumulation stage. Yung accumulation stage, eto yung nakakabili ka na. Okay? Ng mga bagay na pangarap mo. Pwedeng sasakyan, pwedeng yung condo mo, or townhouse mo, or yung bahay at lupa mo. Yun yung nag-accumulate ka na ng properties mo or ng wealth. Mapapansin mo, sa accumulation stage, wala ka masyadong ipon kasi napupunta doon. Okay? But that's okay. Sabi nga, it's okay lang yon. It's because you're in the accumulation stage. Okay? Pero dapat dumating ka sa pinaka-the best part or the best stage, which is the investment stage. Na tipong money is working for you. Okay? So, if you want to, kami, bakit namin ito pinapractice, yung postponed gratification? Ako po, example, I bought my, kung makikita niyo po kasi ngayon, yung mga binibili ko, ngayon na lang po yun. Okay? As in, may extra, may sobra-sobra kasi. Okay? Yung mga bags na binibili ko, like LV bags, Chanel, mga ganyan, Fendi, okay? Okay, hindi rin ako bumibili dito. Kung mapapansin niyo po, lagi po ako sa ibang bansa bumibili. Okay? Kaya po pag US trip, okay, itong postponed gratification, hindi ako nagsha-shop dito sa Pilipinas. Kasi pag US trip na, naka-mindset na ako na doon ako talaga mamimili. Tapos nililista ko po lahat talaga nung bibilin. Okay? Kaya alam yan ng mga kasama namin eh. Kasi si Mark Go nanonood siya. Alam nila 'to. Kapag ano, alam din ginagawa rin nila 'to. Nakapag US trip na, talagang lahat inililista po namin. Yung mga bibili namin mahahalaga at kung ano yung mga brands. It's because mura po kasi doon sa Amerika. Okay? Kaya ako, hindi talaga ako dito namimili. Kahit itong Lacoste na to, hindi ko to dito binili sa Amerika. Kaya pag malapit na US trip, I really practice this. Yan, postponed gratification. Kumbaga, hindi ako nagsha-shopping dito sa Pilipinas. Nakaalat talaga yung pera ko para mamili doon. Okay? Kaya may listahan talaga ako kung ano yung mga kailangan kong bilhin. It's also, ano yun eh, part of financial management para sa akin. Okay? Kasi syempre, may iba pa kaming investments. Okay? May investments talaga kami for the kids. Believer po ako ng insurance. Okay? Ganun pala yun. Pag nag-edad 40 ka, okay? Tapos may mga anak ka, talagang nagbibili talaga ako. So, lahat po ng kids ko, yung tatlong kids ko, may insurance talaga yan. Miguel, Mikay, and Maria, naka-insured sila talaga, pati ako, pati si Mike, hindi pwedeng wala, okay? At talagang kinocompute kung magkano talaga. So, dati, close-minded ako sa ganun, but eventually, darating ka pala sa point na mag-open-mind ka rin sa mga ganung bagay. For me, investments kasi yun eh. And I am grateful, okay, and thankful, kasi, meron kaming mga ganung bagay because of empowered consumerism. So, sa akin guys, okay, gusto ko lang since naka-quarantine tayo, it's been 2 months of quarantine, okay,
you ask yourself, okay, gusto kong tanungin niyo yung sarili niyo, ano na ba yung mga nagawa ko? Sa magdadalawang buwan na eh, sa May 16, okay, and that's Saturday, May 16 is Saturday. Ano na yung mga nagawa ko sa dalawang buwan na ECQ? Okay, naging productive ba ako? You ask yourself. Kasi, baka matapos to, okay, itong ECQ na hindi mo na po na, nawala man lang ikaw na bagong skill na natutunan, okay, wala ka man lang bagong direct, lalo na kung nagbibuild ka ng network. Kumbaga, you allowed the crisis to, you allowed the crisis na matenga ka. So, huwag tayong papayag na ganun. Ang good news kasi, okay, ito yung sinasabi ko na bakit tayo blessed, okay? Number one, okay, since hindi ko kasi mabrowse eh, gusto ko itong ginagawa sa Zoom, okay, pag nag-zoom ako ng mga grupo. Number one, bakit tayo blessed? Kasi, we are all, okay, lahat ng nanonood sa akin, we are all at the comfort of our homes, okay? Number one blessing, okay? Ulitin ko, bakit tayo blessed? Okay, at ipagpasalamat nyo talaga to, kasi we are all at the comfort of our homes. Okay? Because, bakit ko yun nasabi? We have downlines kasi na positive COVID. And we have downlines na na-experience din nilang mapunta sa quarantine center. And dapat ipagpasalamat natin yon na COVID-free tayo at nasa loob tayo ng tahanan natin. At comfortable. Nanonood ng live ko, may internet tayo. And we can do online marketing. Yung pa lang is enough blessing na talaga. Number two, ano pa yung isang blessing na dapat talaga ipagpasalamat natin is nasa empowered consumerism tayo. Okay. Blessing yon. Kasi bakit? For the past 1.5 months, never na-delay ang encashment natin. Okay, ulitin ko ah. Never na-delay ang encashment natin. The company is still going. It's ongoing talaga. Okay? At ang good news, si Doc Ed, okay, na even the management, is nag-iisip na sila ng ways, okay, na gagawin after ECQ. Okay? Pinaghahandaan na nila. Okay? So, kumbaga, blessed tayo kasi may negosyo na tayo sa ngayon. Okay? Member na tayo ng Empowered Consumerism. Ang dami po ngayon sa labas na naghahanap pa ng negosyo na gagawin nila because no work, no pay sila. So, dapat mahanap natin sila para ma-invite, diba? And, kaya tayo, lalo na kung 7 heads ka na, okay, 15 heads ka pa, okay, the more na dapat kumilos ka na, okay, na i-work out talaga yung network mo. Kasi sayang yung opportunity na meron ka right now. Okay, yung iba wala pa. Naghahanap pa lang sila, maghahanap pa sila ng pera para maka-join. Samantalang tayo, ng mga nanonood right now, member na tayo ng Empowered Consumerism. So, anong kulang na lang may, gagawin na lang natin talaga yung business. Kumbaga, tayo na lang ang kulang to do talaga the business. So, it's a must, okay, na maging productive tayo. Well, let's not allow this crisis na to stop us from getting our dreams. We are already at the comfort of our home, okay? And kung may internet naman tayo, okay, kumbaga, magagawa talaga natin yung negosyo. Paano may, kung hindi pa ako masyadong marunong, okay, to do the online marketing, magpaturo ka dun sa uplines mo. Kasi for sure, lahat po ng grupo ngayon is may kanya-kanyang sistema of how to do online. Okay? Paano ko yung grupo ko ay hindi pa online? Offline. Okay? Ask groups to share sa grupo nyo, okay, on how to do online. Okay? Huwag po kayong mahiya. Marami po sa atin, okay, especially sa grupo natin, na may sistema na sila in doing online. So, huwag po kayong mahiyang lumapit, okay, na to ask them, paano po ako mag-online business? Okay? It's para sa akin, importante kasi yun. So, let's humble down to ask na paano mo gagawin na sisimulan yung negosyo mo. Okay? So, yun guys. Okay? Kaya, mahalaga yun. Okay? Yun yung mga bagay na for me,
mahalaga to make yan, para mapalaki talaga yung negosyo and yung mga traits na kailangan natin to have a huge network. Okay, so siguro wala namang mga questions, hindi ko alam kung teka lang ha. Cha-ching! Okay, tama lang. Kasi sabi ni Tanya, I was given 1 hour, okay, para mag-share sa inyo. So sa akin guys, thank you everyone. Okay, let's have ano pa tayo, no? Naka-quarantine tayo for the next month pa, hanggang June 15. So, ano yung pwede natin gawin? Okay, pag bago ako matapos. Simple lang. You write down, okay, ako nabasa ko rin to kay, ano, kay Pia Words back. You write down everything that you want, okay, to happen. Yung mga gusto mong mangyari at gusto mong gawin. Ako mahilig po talaga akong magsulat. Totoo lang. Yan, mahilig ako magsulat. Bakit ako mahilig magsulat? Okay, I have my organizer. Hindi ako pwedeng walang organizer sa isang taon. Okay? Kasi lahat dyan nakasulat. As in, mahalaga sa akin ang organizer. Ewan ko, mahilig ako magsulat. Yan. Meron pa akong ganitong notebook. Marami akong notebook. Okay? I love to write. And you know why? There's a power. Ako, like sinasabi to sa Zoom, okay, there's a power in, ano ah, in writing ah. Writing is also a form of declaration. Okay? And last tip ko lang sa inyo, whenever you want something, okay, paano kung mag, kunyari, example na lang, ano, magpa-profit sharing ako for the year. Okay, kasi ang profit sharing kasi ano yan eh, November, October, November, December pa lang, talagang naka-mindset ka na, ah, next year magpa-profit sharing ako, something like that. Okay, ganun ako, pinaghahandaan na, okay, importante kasi yun. So, pagpasok ng taon, okay, me, myself, ang prayer ko palagi, kunyari yun na lang ha, na prayer. Thank you Lord for my profit sharing. I always thank God. I always start my prayer with thank you. Okay, so thank you Lord for my profit sharing. Thank you Lord for, laging ganun, thank you. And I ask my kids to pray for me. So minsan sabi ko, anak, you pray for my profit sharing. Something ganun. Okay, lagi pong ganun. Kunyari, naalala ko, may notebook po akong maliit. And sayang eh, hindi ko na yung mahahalungkat. Gusto ko lang i-share. Noong first time kong mag-a-apply ng US, second time, mag-a-apply ng US visa. Kasi yung isang passport ko na naondoy eh, yung may US visa. So mag-a-apply ako ulit. Alam nyo ba, bago pa ako pumunta or bago pa ako ma-schedule sa US Embassy, nakalagay dun sa notebook ko, nakalagay, thank you for my US visa. Pero wala pa akong ano ha, hindi pa ako nagpupunta dun for an interview ha. Nagte-thank you na ako. Thank you for my US visa. So, I'm already declaring na na-claim. It's already claimed. It's already done. Okay, ganun po ako mag-pray. So, I want to share it din po sa inyo. Pwede nyo rin pong gawin yun. Kung may mga projects kayo, kunyari may dream board kayo na nakalagay sa mga wall nyo, instead of asking, you can say there, thank you. Okay, for this, thank you for this, thank you for this, yung mga ganun. Okay? Sa akin, okay yun, mas magaan. So, that's gratitude attitude kasi. Okay? So, ulitin ko, okay, bago ako mag-out. Okay? Thank you guys for watching. I hope na may natutunan kayo, okay, sa 1 hour na pagtutok ko. Okay? And, hindi ako masyadong sanay talaga mag-live. Siguro next time, okay? Okay. hindi ko nga ito na-share sa wall ko. Okay? Siguro sa-share ko din sa wall ko yung una kong live with Jay Lim kasi yung success story yun. There's more room for improvement. Okay? More room for improvement kasi kahit po kami nag-aaral pa talaga kami ng online kasi offliner po talaga kami, masanay kami sa field, okay, mas gusto namin may personal touch, ganyan, di ba, iba kasi yun eh. So before ako mag-end, I just want to thank everyone for watching. If you want sa akin, ano, gusto kong ano, share yung pinsa sa mga lessons ko din pala in life na ina-apply ko. Saglit lang. Okay, na ina-apply ko.
is things na nangyayari sa atin, mabuti or masama, lagi po yung may loving purpose. Ulitin ko, mga bagay or na nangyayari sa atin, mabuti or masama, lagi po yung may loving purpose. And ako, based on my experience, pag may mga hindi magandang nangyayari, bigla ko na lang after a year, after 2 years, or after ilang months, nare-realize ko, kaya pala nangyari yon. Okay? Kasi it's for me. Okay? Para sa kabutihan ko. Okay? Minsan, may mga pagkakataon na sobrang iniiyak mo talaga. Talagang bumabaha ang luha, masama ang loob mo sa nangyari. Pero after ilang taon, marirealize mo, kaya pala nangyari yon. Okay? So, it will really make you a better person. Okay? Kaya ako, ulitin ko, my heart, okay, is overflowing with joy and gratitude with empowered consumerism. Nagpapasalamat ako sa buhay na meron ako, okay? Because of the company, because of the BODs, because of you, mga mahal naming leaders of AIM1, maraming salamat. Kaya kami, ang puso namin is always 100% service para sa inyo kasi mahal namin ang kumpanya na to at mahal na mahal din po namin kayo. So sa akin, to God be the glory. Okay? Happy Mother's Day to everyone. Okay, magigreet daw sila. Magigreet daw sila. Okay? Hi. Sama si Maria. Sama si Maria. Maria! Sama ka! Maria! Ta-da! Magigreet daw sila. Magigreet daw sila. Sama ka, Mike! Okay. Let's go, kids. So, bye-bye, guys. Thank you. Thank you, everyone. Good day. So, sa mga may questions po din pala, you can PM me. Okay? Baka mapunta sa filtered, pero you can PM me. Okay? So, I'll answer it for you personally. So, good morning po, everyone. Thank you, kay Tanya, for inviting me. Thank you, Joseph. For this opportunity, maraming salamat po. So, to God be the glory. Thank you.